What up mga katroops, nagbabalik SKTV, Buhay Probinsya. At mga katroops, napakalungkot po ngayong araw na ito. Unang gabi po ito, madaling araw po ngayon dito sa amin. At simula gabi, hapon actually, nung umuwi si Batchikoy, talaga hindi ko na siya iniwanan. Hindi po ito nakain, nalason po siya. Hindi ko po matukoy kung nakakain siya ng snail bait na may chemical o kaya yung mga insecticides or fertilizer. Okay? Pero napansin ko po, pag uwi po niya unang araw, sa araw rin po na ito, 3 days na po ang nakalipas ngayon, So, na-dub ko lang po ito, na-commute po actually yung video. Raw footage po ito, nakuha ko, naka-dub na lang. Okay, ngayon yung pag narration ko sa inyo. Kasi meron akong gustong i-explain sa inyo at sana makuha nyo. Kasi napaka-importante po nito at ito po ang tanging makapagsasalba sa mga alagang aso nyo. Number one. Subok ko na po ito at talaga pong hindi ko po itatanggi sa loob po ng 22 years ng pag-aalaga po ng iba't ibang klase ng breed ng aso magpahanggang ngayon at magpapatuloy po yan sa balat ng lupa. Okay? Mga katroops, kaalaman. Ang kaalaman po sa pag-aalaga ng aso ay siyang tangi po at walang ibang makapagsasalba ng lubusan sa mga alagang aso natin. Okay, bibigyan ko na kaagad kayo ng hint, huwag po kayo malungkot dahil naisalba ko po si Batchikoy rito. Okay, so ito po raw footage, ipinapakita ko po sa inyo na talagang simula po hapon, hindi ko na lang na-document sa inyo no, yung paglapat ko ng gamot, yung mga pagkain ko sa kanya, yung pagsama ko sa kanya kasi nga tinutukan ko na siya, ako lang kasi mag-isa para hindi na magambala at para maisalba ko siya. Hindi na ako recording ng video. So ngayon na lamang, madaling araw po ngayon, mag 1:35 AM po. So talagang hindi ko siya iniiwanan simula kaninang hapon pag uwi niya ng bahay. So mga katroops, bakit ko sinasabi? Ang kaalaman po mga katroops sa ating mga alagang aso, as a whole, in general, pag-alaga, pakain, gamutan, malaking bagay po yan. As in, malaking bagay po. At siya po ang tanging makapagsasalba sa mga alagang aso natin. At dinaanan ko na po yan sa loob po at mahigit pa. 22 years and still counting, ilang beses na po akong dumaan sa ganito na mga alaga kong aso. At sa awa po ng Panginoon, nalagpasan po namin at naisalba ko po ang mga alagang aso ko. Ito po ang sign na talaga pong pag hindi nyo naagapan ang mga alagang aso nyo, ito po ang number one sign na talaga namang tuluyan na po pag hindi nyo na maagapan ha, pag hindi nyo po maagapan, ito po ang sign na makikita nyo sa mga alagang aso nyo, itinataas ang nguso, tulala, papikit-tikit, at tuluyan ng papikit yan, at mawawala na ng malay at buhay pag hindi nyo po naagapan. Ito po yung sign na ito na ipinapakita ko sa inyo. Mga katroops, nasa palayan po si Batchikoy. Simula po yan ng lunch kasi ang kain po nila is morning and afternoon lang po sa akin. Twice a day po yan. Ngayon sa tanghali po, hinahayaan ko po sila maglaro sa labas at kadalasan po niyan, naglalaro po yan sa likod ng bahay, papunta po sa palayan. So, positive po ako rito na meron po siyang nakain na kakaiba. Kasi pag uwi po ng bahay, napansin ko kaagad, ora mismo, napansin ko kaagad sa kanya na iba po ang kanyang kinikilos. Okay? Iba po kumpara kay Maki kasi magkasama yung dalawang yan. So, iba po siya at pinansin ko na kaagad, tinutukan ko na kaagad
At napansin ko na tulala na siya, pag-uwi ng bahay hindi na naglilikot, at paglapit pa lang sa akin hindi na kumakawag yung buntot. Nakababa po yung buntot niya. Okay, nakatungo po, nakatungo yung buntot niya. At kitang-kita ko sa mata niya, sa mukha niya, na talagang napakalungkot niya at talaga naman mga katroops. Magpahanggang ngayon, ilang araw na ba nakalipas? I think 3 days na po ngayon, ano? 3 days na po ngayon, ito, i-upload ko yung video na ito, nakadab lang. Eh talaga namang, hanggang ngayon, talagang mapaluha pa ako habang nagsasalita sa inyo. So mga katroops, dito po, pag uwi pa lang ni Batchikoy, pagpansin ko pa lang po sa kanya na iba po ang kinikilos niya, hindi na po kaagad ako nag-aksaya ng oras. Okay? Chinek ko na po kaagad ang kanyang history. Anong oras siya umalis? Ano ba mga possible na nakain niya? Meron bang sugat sa katawan? At nakita ko nga meron isang sugat rito sa noo. Yan, makikipapansin nyo. May pula po na bilog malamang. Nung nakakain siya, isa lang po ang hinala ko rito. Nakakain po siya ng may chemical. It's either fertilizer, chemical na may snail bait na may chemical, or lason talaga mismo para sa mga snails. Okay? Yung mga kuhol. Okay? Yung mismong lason, nakainom ng tubig. Andyan lang po yan yung mga options. So, possible po ang mga aso po natin pag crunch time at sumakit po ang sikmura niya, nakakain po ng di maganda, nakainom ng tubig na may lason, nagkakamot po yan sa mukha. At possible po yung noon niya, nakalmot niya po yan. Okay, at pasalamat po ako at pag-uwi ni Maki, nauna si Maki, hinanap po kagad si Batchikoy, ayan sumunod po na matamlay. At ganyan na po ang itsura. Mga katroops, ang ginawa ko po rito, ora mismo, kahit hindi ko pa po talaga full detalye na na-observa na, na nung nakita na meron siyang nakain at possible yun naman talaga ang mangyayari sa kanya, malalason, automatic po ako nagbigay ng egg yolk through syringe po at talagang chinagaan ko dahil sobrang likot, ayaw magpahawak, then charcoal na may brown sugar kasama po yung egg yolk. Okay? So mga katroops, tatandaan nyo po, meron man tayong pera, meron man kayong maraming pera, tatablahin po kayo ng sense of urgency. Bakit? Kasi wala po tayong kaalam-alam kung ano pong gamot ang ilalapat natin, na paano yung alagang aso natin, at hindi na po natin alam kung anong gagawin natin. So, ibig po sabihin yan, yung ilang minuto po na hindi po natin pag-agap, oras man o araw, wala na pong saysay. Okay? Wala na pong saysay ang ilalapat po nating mga gamutan dahil mababa na po ang immune level ng ating mga alagang aso. Okay? Tatandaan nyo po, meron po dyan sa mga videos ko, sinasabi ko lagi, huwag hahayaan na sumagad bumaba ang immune level ng mga alagang aso dahil hindi po yan kagaya ng tao na kaya pong mag-revive. Okay? Ganun lang po kasimple ang mga alagang aso natin. Ipinapakita po nila sa atin pag masaya sila, pag alerto sila, pag masigla sila, wala silang nararamdaman, makikita mo kaagad yan sa kanilang buntot, sa kinikilos, sa kanilang mga mata, at sa kanilang muka. Pag meron po yung nararamdaman, makikita po natin sa kanilang kinikilos, sa kanilang pagkain, kawalan ng gana ng pag-inom ng tubig o pagkain. Okay? So, yung mga yan mga katroops, dapat nating matutunan. Okay? So mga katroops, madami po akong mga videos dyan. Madami po akong mga in-upload dyan. Kailangan nyo lang pong i-browse. Okay? Hindi ko po lahat kayo kayang tutukan sagutin.
Okay? Kaya po ito ipinapakita ko sa inyo dahil gusto ko pong makuha nyo yung mga kaalaman na ibinabahagi natin. Hindi man yan talagang lubusan, hindi man tayo eksperto kagaya po ng mga expert natin dyan sa mga idol natin sa pag-aalaga ng aso, ay at least meron po tayong ibinabahagi na sarili po nating experience. Okay? Ito po ang sa akin po ay mga home remedy tips po na maliliit na bagay pero pag nagawa po natin ay malaking bagay po sa mga alagang aso natin. Okay? So dito mga katroops, explain ko sa inyo ano, pag napansin po kaagad natin yung mga early signs po na mga kawalan ng gana sa pagkain, kawalan ng gana pag-inom ng tubig, mga critical signs, early signs ng parvovirus, canine distemper, leptospirosis, pagkalason, kagaya nito, sure po ako na maaagapan po natin yan. Okay? Kaya lagi-lagi ko pong sinasabi sa mga videos ko, magkaroon po tayo ng sense of urgency. Para magkaroon po tayo ng sense of urgency, magkaroon po tayo ng kaalaman. Kasi hindi po natin magagawa yung agap na sinasabi natin, kasi nga, paano tayo aagap, hindi natin alam kung anong gagawin natin. Okay? So dito mga katroops, nag-aagaw buhay man si Batsikoy, pero kinukuha na po niya yung kanyang immune level. Itinataas na po niya. Bakit po? Kasi early sign pa lang po ng kanyang pagkalason, nalapatan na po kaagad natin siya ng home remedy. Okay? Hindi man siya nakain nito at bawal talaga natin siyang pakainin. Okay? Kasi kailangan maisuka niya yung na-intake niya na lason. Okay? So, gaya nung sinabi ko, meron po akong video dyan, latest upload lang na kung meron kayong hydrogen peroxide, ando nilagay ko yung amount o level, dami nang ipapainom nyo para ma-vomit niya, maisuka niya yung na-intake niya na lason. Pero dito po, naubusan ako ng hydrogen peroxide. Ang tanging iginamot ko po rito is egg yolk po, dalawa. Okay? Simula nung pagdating niya ng hapon, dalawa ka agad na egg yolk. Yung isa may white, yung isa wala. No? At talagang tinagaan ko dahil sobrang kumikiwag, ayaw magpahawak dahil nga masama ang pakiramdam. Tsaga lang po. Then, yung pangalawang egg yolk po, hinalo ko na po sa durog na charcoal. Then, merong kalahating kutsarita na brown sugar. Lahat po yan itinaga ko o tinaga ko dun sa syringe. At ipinainom ko sa kanya ng dahan-dahan sobra para hindi po maisuka kaagad. Kasi kailangan pong umabot sa kanyang sistema para mahigop po doon yung mga na-intake niya na lason. At dito po sa gabing ito, sa papuntang madaling araw, 1:35 AM, dahan-dahan na pong kinukuha ni Batsiko yung kanyang immune level. Then pagdating po namin ng around 2:45 AM po, nakikita ko na po yung kanyang paa gumagalaw na. Yung kanyang tenga po, medyo tumataas na. Pansin nyo po rito yung tenga niya, bagsak na bagsak po. Ganun din po ang kanyang buntot, hindi po kumikiwag. Okay? Pagdating po namin ng alas 3, ayan na, kataas na po ang kanyang tenga, then kanyang buntot, kumikiwag niya. Medyo gumagalaw na ang kanyang paa. Pagdating po ng 5 AM, tumayo na po siya. Then 6 AM po, wala pong 6 AM, dahan-dahan na po siyang kumakain. Ayan, naglugaw po ako rito. Hindi ko nalang pinakita sa inyo kasi nga hirap ako. Mag-isa ko lang mag-document, mag-recording. So, pinakain ko siya ng lugaw. Then, bumalik na sa usual na pagkain niya. Okay, so mga katroops, please, manood kayo ng mga videos kahit hindi sa channel ko. Learn something to save your dogs.